ito ang pinakamalaking speaker sa buong mundo. At instead, sa labas kayo sasayaw, dito lang ang loob! Hey, party people, sound check, the best. Originally 10,000 watts, 18 inches, Geostorm Live. Pero minodify na namin. Ang taas nito ay katumbas ng isang prigong plywood. At ang erol na ito ay kaya ang pasukan ng tao. Kahit tikba lang pasok dito. Ganito kalaki! Base sa aming pagsisiyasat, mayroong Lexus speaker na kasing laki nito. Pero 50 inches lang. Samantalang ito ay nasa 72 inches. Bakit nga ba namin naisipan na gumawa nito? At paano namin ito ginawa ng manumano? At magkano ang original price ng speaker na ito? Bago ko sasabihin lahat yan, flex ko lang ang Beatmaster t-shirt ko. Available na sa Shopee. Eto si Papa. At mahigit 30 taon na siyang nagre-repair ng mga speakers. At ito ang mga patunay na matagal na siyang gumagawa ng mga ganito. Ito ay iilan lang sa mga naligpit niya. Day one sa paggagawa ng pinakamalaking speaker ni Beatmaster. Bubuhatin ko to! Ito yung normal na speaker. Napakalambot lang. At ito naman yung binili natin. Bumili kami ng mga angle bars para gawing frame. Yan, kailangan namin tatarin ng grinder para makahugis bilog. Ganito kalaki speaker ang gagawin natin. Pre, pag pinatugtog mo yan, pati yung kabilang barangay makikiparty sa'yo. Sa laki ng speaker na to, kailangan naming mag-order ng 12 pligo ng plywood. Alam ko na naisip nyo na may mas maganda pa rito, pero ito ay ginawa namin ng mano-mano. Ganito kalaking speaker, guys! Ganito katibay ang aming speaker. Magfo-full welding muna kami, guys! Masakit sa mata! Di kaya isang tao dito, guys! Excited ako kung gano'n ito kalakas! Habang minamount namin ang speaker sa kanyang bagong frame, dito naman gumagawa kami ng cone. Gutom! Busog! Gago! Lalagyan namin ng pandikit dahil dodoblihin namin ito para mas makapal at mas matibay. Sinubukan niyang manghuli ng isda, guys, galing sa floating island. Wow! Ngayon may frame na sumukan naming buhatin. So ngayon, pipinturahan namin ng epoxy primer para mas matigas. Day 3! Ito na magiging sahig ng ating speaker box! I-screw na namin, guys! Sa paggawa ng speaker box na to, ay para na rin kaming gumawa ng isang bahay. Ito, nilagyan namin ng mga braces dahil sa sobrang laki nito. Guys, pangalawang beses na to pinuntahan niya ulit ang Beatmaster Island. Dinikit na namin ang cone at biglang umuulan na, pero magsatap talaga tayo kasi mababasa eh. Ito yung magsisilbing form coil. At dapat namin itong epoxy para kumapit. Ang original price ng speaker cone na to ay nasa 10,000 pesos. Guys, tuyo na ang epoxy. Pwede na natin itong i-mount. Oh, oh, nabangga sa ko. Jay. Lang, kapanggit! Go, three, go! Ito ang nangyari dito sa loob! Sobrang bigat! Bam! Sa laki ng speaker na to, nagmumukha na siyang satellite! Continue natin ito bukas! Una namin ginawa ay pinatugtog namin ito gamit ang Tusonra 600 watts amplifier.
eto na, dumating na ang hinihintay natin. Ang isa sa pinakamalakas na amplifier na nakita ko, Category 10 MK2 Live. Anong masasabi mo sa speaker na to? Ah, grabe na kuha. Ay, pwede puyan, pwede higdaan, pwede diskuhan sulod. Everybody put your hands up! Let's go! Ngayon ay susubukan naman natin ang Battle Tracks! Naisipan naming sukatin ang lakas at tibay ng speaker na to. At kung di ba siya masusunog. Okay, speaker, wait! Grabe guys, nasunog! Sa lakas! Grabe guys, oh! Umaaso pa! At sa gustong magpabook ng disco, TDM Tapuyaw Disco Mobile. Gusto namin pasalamatan ang Bang Smile Doctor sa aming mga ngipin.